One of the pathways to come to Canada is through family sponsorship. Alam nyo ba kung sino ang pwede nyong i-sponsor? Yes, you can sponsor your dependent children, your spouse, or partner. But anong particular partner ang pwede nyong i-sponsor? Just stay at the end of this video para malaman nyo kung sino ang pwede nyong isama papunta dito sa Canada. Hello guys! Welcome back and welcome para doon sa mga bago sa channel na to. Ito ang Becoming Canadian na maghahatid na naman sa inyo ng mga guides sa pagpunta dito sa Canada. At kadalasan, naghahatid din ako ng mga job opportunities at mga ways para ma-reach nyo yung mga pathways ng papunta dito sa Canada. Itong ngayon ang i-share ko sa inyo ay ang family sponsorship, particularly ang pag-sponsor ng spouse or partner papunta dito sa Canada. So ano pa ang kinoconsider na spouse at partner? So sa family sponsorship under the family class, pwede nyong sponsor ang inyong spouse, common law partner, at ang inyong conjugal partner. So tatlo, it's either your spouse, your common law partner, or conjugal partner. Pero maraming hindi nakakaalam kung nagfo-fall ba sila under which sa tatlong ito. So ano ba yung tinatawag na spouse? So your spouse can be either sex, so meaning same-sex marriage is allowed here in Canada, must be legally married to you, at least 18 years old. So whether meron kayong girlfriend or boyfriend of the same sex, kino-consider yun na spouse dito sa Canada as long as kayo ay married at ito ay at least 18 years old. Ano naman yung common law partner? So, ang common law partner ay pwede ring either sex, hindi sila married sa'yo, at least 18 years old din. You should be living together or cohabiting for at least 12 consecutive months. Meaning, you've been living together for continuously 1 year in a conjugal relationship without any long periods apart. So, kailangan naka 12 months kayong nagli-live-in, magkasama kayo, na para kayo mag-asawa, at dapat hindi kayo nagkahiwalay ng matagal, at dapat continuous yung 12 months. So, ngayon, sa pag-a-apply ng under common law, meron kayong kailangang form, which is the statement or declaration of common law partner relationship, which is kailangan nakapagsama muna kayo ng 12 months bago kayo maggawa ng declaration form na yon. So kung sakali mang nagkahiwalay kayo, so any time spent away from each other, it should be short term and temporary. Maaring hindi lang kayo nakita ng 1 week or 1 month, at kailangan temporary. Ang isa pang pwedeng i-sponsor ay yung conjugal partner. So ano yung conjugal partner? So ang conjugal partner ay katulad din ng common law partner, which is hindi kayo kasal. The only difference is ang conjugal partner, hindi kayo nagsasama. Wala kayong 12 months requirement na cohabitation. So ito ay hindi kayo kasal at hindi kayo nagsasama like common law partners. Can be either sex also or same sex as you, is at least 18 years old din, katulad nung sa spouse at sa common law partner, has been in a relationship with you for 1 year. In a relationship, pero hindi kayo nagsama as common law, so hindi kayo nagcohabit. At kailangan ang conjugal partner nyo ay nakatira outside of Canada. So kung pareho yung nasa Canada, for example, naka-visit visa yung conjugal partner, hindi pwede yun. Kailangan magkahiwalay naman kayo. Dito sa common law, ang pagkakaiba nga, yung common law partner, kailangan magkasama kayo. Hindi kayo pwedeng maghiwalay, pwede lang kung short term at temporary. Sa conjugal partner naman, dapat nakatira sa labas ng Canada yung conjugal partner mo. Cannot live with you in their country of residence or marry you because of significant legal and immigration reasons. So, ibig sabihin,
pwede mo siyang consider na conjugal partner mo kapag hindi siya pwedeng to live with you or marry you doon sa country ng residence niya for some legal and immigration reasons. Katulad ng, number one, their marital status. For example, married pa sila to someone else where divorce is not possible. So may relationship kayo, kaya lang hindi kanya mapapakasalan dahil siya ay kasal pa at walang divorce doon sa country na kung saan sila nakasal. Their sexual orientation, for example, you are in a same-sex relationship and same-sex relationships are not accepted or same-sex marriage is illegal where they live. Bali dyan na maging conjugal partner ka dahil hindi accepted ang same-sex marriage or relationship kung saan ka country nandoon. Next is persecution. For example, your relationship is between religious groups which is not accepted and they may be punished legally or socially. So, persecution is yung kung ang nagiging hadlang sa inyo ay ang religion. Hindi accepted sa religion nyo. Kung magkaiba kayong religion, di kayo makapagpakasal. Yan ang mga tatlong reason kung bakit hindi kayo makapagpakasal at yan yung tinatawag na legal and immigration reasons. But of course, you'll need to give proof and evidence that hindi kayo pwedeng magsama, magpakasal sa country ng conjugal partner na kung sino i-sponsor nyo. So ano ang proof? Nung pagiging spouse, kailangan kasal kayo, kailangan nyo ng marriage certificate para i-prove na kayo ay mag-asawa at legally married. Pero for some reason, others, tine-check din nila ang date, kung kailan kayo nagpakasal, kailan sinubmit ang application, dahil iniiwasan din nila na magamit lang ang marriage para maging permanent resident lang. At meron din kasing mga fixed o bayarang marriage, kaya ina-assess din niya ng officer. Huwag kayong makampante na nagpakasal kayo, makakalusot ito, but depende rin kung paano nyo ginamit ang kasal in relation to the application of the principal applicant. So, ang proof naman ng common law partner ay ito. Kailangan makapagpakita kayo. Hindi naman actually lahat ito, pero kailangan makapagpakita kayo ng shared ownership ng property or ng residential property. Kung basta na may nabili kayong bahay, mas maganda kung parehong nasa pangalan ninyo. Joint leases or rental agreements. Meron kayong inuupahan at yung contract of lease nyo or rental agreement ay parehong nasa pangalan nyo. Iyan ay isa ring magandang proof. Bills for shared utilities. Kuryente, sa tubig, sa gas, telephone, parehong nasa pangalan nyo. Yun ay isa ring magandang proof of common law relationship. Important documents for both of you na nakalagay sa parehong address nyo. Katulad ng driver's license, pareho kayo ng address. Insurance policy, pareho kayong address. At kung meron kayong life insurance or any insurance, ang beneficiary ay yung isa sa inyo. Ang beneficiary ay ikaw. Yan ay isa ring proof of common law relationship. At next, yung mga identification documents. Identification documents na magpo-prove na pareho kayo ng address, nagsishare kayo sa isang residence, yan ay magandang proof ng common law relationship. At of course, isa rin ang maganda ay ang joint bank account ninyo na parehong nakapangalan sa inyo yung account nyo sa banko. Ang sabi nga dito, hindi nyo naman kailangan i-include lahat ito. Pero the more na makapagbigay kayo ng magandang proof, the more na magiging strong yung application nyo at ang possibility na ma-approve ito. Pwede rin kayong mag-submit ng mga pictures nyo kasama ng family niya or siya kasama ng family mo sa mga special occasions para mas mapagtibay yung inyong common law relationship na hindi fake ito, na hindi lang gawa-gawa para lang sa permanent residence application. Pwede rin mga love letters nyo, mga messages nyo sa messenger o kung saan man kayo nag-uusap, kung meron kayong screenshot nun, pwede nyo ring isubmit iyon.
Kapag nasubmit nyo na yun, hindi na nila i-return yung mga letters, yung mga bills, at yung mga pictures na nasend nyo sa Canada Immigration. So, itatago na nila yun. Hindi na nila i-return yun sa inyo. Hindi kayo pwede mag-send ng video or CDs. So, ano naman ang pwede nyong maibigay na proof as conjugal partner? Yun, yung marriage contract ng previous marriage nyo, kung walang divorce sa country, katulad ng sa Philippines, pwede nyong isubmit na siya ay married pa, pero pareho na kayo may relationship at ikaw ay partner na nitong principal applicant. At hindi pa lang kayo makapagpakasal, pero meron na kayong relationship for a year or so. At proof din na pareho kayong same sex at hindi valid yun sa country dahil against sa religious belief ng country. So, pwede kayong mag-submit ng documents na katunayan na pinagbabawal ito sa church, yung same-sex relationship, but you'll also be considered as conjugal partners. At kung daman nga yun doon sa persecution, kung against yun sa religion nyo, at maaari kayong maparusahan legally or socially kapag itinuloy nyo, yun, strong proof din yun ng conjugal relationship. If you have questions, that just comment down below and I'll try my best to answer those questions. And also guys, I'll be having my first live stream November 11 or November 12 dyan sa Philippines at 1 p.m. Philippine time. So ito ay question and answer. If you could join me, don't forget to mark it in your calendar at magkita-kita tayo sa Friday, Saturday dyan sa Philippines. Thanks for watching, and for those who are new to my channel, just hit the subscribe button and click the notification bell para lagi kayong ma-inform ni YouTube ng mga ganitong klaseng video ko. Thanks for watching, stay safe, and God bless to all of you.